ating vlog ngayon, magdi-discuss tayo ng mga generators. So, ito po yan, ang mga 3,000 to 3,500 watts inverter, semi-inverter, at non-inverter gasoline generators. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago sa akin channel, maaari lamang po kayo ay mag-subscribe at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ng Best Buys Mindoro. So mga generators po ay regular na parte na ngayon ng ating bahay, lalo na kung ngayon na madalas na magbagyo at nagsushort po ang ating kuryente. So dito po sa amin sa Mindoro, nagkakaroon po kami ng mga rotation at brownout. Gamit na gamit po itong mga generator na ito. Meron din pong mga instances na kami po ay dinadaanan ng bagyo. At buong Pilipinas naman po ay nakakaranas actually ng pagbagyo, lalo na sa mga panahon na ito. So, ibibigyan ko po kayo ng konting idea sa mga generators na ito. Ito po kasi kadalasan ang mga generators na ginagamit sa household. Ito po mga ito ay saktong-sakto lang para sa ating mga appliances. Ang kadalasan po na pinagagamitan ng mga generators na ito, ito po ay 3,000 hanggang 3,500 watts na mga generator. Ang mga appliances po na kadalasan na ginagamit dito ay ref, TV, electric fan, ilaw, at aircon. So lahat po ng ito ay kayang mag-drive ng aircon. Pero malalaman po natin dito kung ano po sa tatlong ito ang nararapat na generator para sa inyo. Alamin po natin ang kanilang presyo, ang kanilang specs, at iba pang maaaring paggamitan ng mga generator na ito. Simula po tayo dito sa Marpro conventional generator. So ito pong Marpro na ito, ito po ang isa sa best-selling na generator namin dito sa Best Buys Mindoro. Actually, ito pong Marpro ang nagpakilala sa Best Buys Mindoro ng mga generators na napaka-reliable at dependable. So ito pong Marpro 3000 MP3500. Ito po ay may 3500 watts, pero ang kanyang ratings lang po, ang kanyang rated output is 3000 watts na. Tulad nga po ng nasabi ko, yung 3000 watts po na yun ay kaya ng aircon po kaya, pero hindi po natin i-maximize. At siya po ay hanggang inverter lang hanggang maaari yung aircon na 1 horsepower. Pwede din po ang, kaya rin po nito ang mga 1 horsepower na non-inverter o conventional na aircon, pero hindi po natin sila maisasagad dahil ito po ay conventional type lang. So, ito pong ating Marpro na ito, ang specs niya, ito po yung kanyang on and off button. Kapag i-start po natin, i-on natin yan, and then kapag papatayin natin ay off. Ito ang kanyang voltmeter. Diyan makikita natin kung anong volts ang pinapalo ng ating generator. Ang regular voltage po dapat ng generator is sa 220 to 225. Doon lang po sana maglalaro para mas maganda yung nare-receive na current ng ating mga appliances. Which is yun naman talaga ang rated na power dito sa Pilipinas. So ito ang kanyang breaker. Ang kanyang DC output, yung charger po ng mga batteries natin. Ito naman ang kanyang dalawang female output na nagbibigay ng 220 volts. Ang kanyang AC breaker at ang kanyang ground na madalas nating makalimutan. Okay. Sa taas naman po, ang tanke po nito ay 15 liters. Ayan po, na medyo malaki yung tanke niya. Actually, ito yung pinakamalaki na tanke sa tatlo na yan. Ito naman po, ito ang kanyang recoil start. So ito po ay recoil start lang. Wala po siyang battery, wala siyang starter. So basic lang po siya, wala rin siyang gulong. Ito po, napaka-basic po. So, ang presyo po ng ating MP3500 na Marpro ay 12,500 dito sa Best Buys Mindoro. At nag-deliver po kami
sa Cavite, Laguna, Batangas, Manila, Bulacan. Inaabot pa po kami ng Pampanga. Kapag mas malayo pa po, ay pinapadala na natin sa LBC. Para po sa presyo ng LBC at mode ng payment natin, ang ginagawa po ng Best Buys Mindoro ay nagpapapartial down payment lamang. Mag-uusap lang po tayo kung magkano ang mga pagkasan doon. And then the remaining balance po, yun po yung babayaran ninyo kapag nasa inyo na ang inyong mga generators. Ito po ay may langis na rin. Hindi na po na tiyatanggal po namin ang langis dahil hindi po pwedeng i-transfer yung langis na yung makina na may kasamang langis. Kasi kapag ito po ay tumiwari habang nasa biyahe, may possibilities po na masira yung ating engine kasi lalabas siya sa kanyang air filter. Posible po dahil kapag ito po ay tumaob at may langis, kaya po hindi advisable na i-transport ang generator ng may langis. Okay, lipat naman po tayo sa isa. Ito naman po. Ito naman po ang ating 84,000. Ito po ay Extreme Japan brand. Ang kanya pong branding ay Extreme Japan. Pero ang kanyang maker po ay, o ang kanyang manufacturer po ay nasa China. So ito po ay Japan technology lang. At minanufactured po ito ng mga sa China, and then worldwide naman po ang distribution nito. So dito po sa Pilipinas, ito po ay Extreme. Ang Extreme na inverter generator 4000 watts, ito po ay may maximum, ito po ay may maximum na power na 4000 watts at may rated power na 3600 watts. So ito po yung features namin previously na kaya pong i-drive ang welding machine na sa hanggang 100 amperes, at makikita niyo po doon yung output niya. I-check niyo na lang po sa description na ito, dito po nasa link na diyan. Diyan niyo po makikita yung video na nagwe-welding itong dalawang generator na ito. So, simulan natin dito sa taas. So, ang taas nito ay meron siyang 6.5 liter na gas tank. Ang makina niya is conventional lang. So, ito, conventional. Ayan. At ito din, itong Marpro, conventional din ang kanyang makina. Ayan po. Recoil start din siya. Kaparehas lang nitong Marpro. So, ito naman po ang kanyang on and off switch para sa engine. Kapag bubuhayin po natin, i-on natin, tapos i-chok, tapos hihilahin yung recoil start. Ito naman po ang kanyang voltmeter. So, kanina, kwadrado yung sa Marpro. Ito naman po sa Extreme is pabilog. Ito naman po ang kanyang AC breaker. And then, isa lang po ang kanyang output ng 220 volts. Ang kagandahan naman po dito sa ating 84,000, meron naman siyang indicator. Kapag sa running, nag-overload, o mababa yung langis. At meron din siyang ground na ating kadalasang nalilimutan. Okay? So, ang makina po nito at makina nito is almost the same. Pares po yung kanilang oil capacity ng kanilang crankcase, and parehas meron din po silang oil sensor na nakalabas. Ayan, since sila nga po ay almost parehas ng engine, so meron din halos parehas na parehas yung features niya. Ayan,
Ulit ko po, ito ay recoil start din po, wala siyang battery. Pero inverter naman po yung kanyang alternator. Yan naman po ang pagkakaiba niya dito sa Maru Pro. Itong Maru Pro, conventional yung kanyang alternator. Kung makikita natin, medyo mahaba no, yung kanyang alternator. Ayan. Mahaba siya. So, hindi ko maibibigay exact na sukat kasi wala akong ano dito. Ito naman, yung alternator ng ating Extreme 4000 watts na inverter. So, ganito lang siya kaliit. Yun nga lang, ang diferensya nila. Ito, nandito na lahat yung mechanism niya. Nandito na kanyang AVR. Ito naman, talagang yung ano niya lang, yung coil niya lang yun nandito. Yung kanyang mga electronics ay nandito naman sa ilalim ng tangke. So, ito yan. Ito yung kanyang inverter. Yung 84,000 po ay nagkakahalaga ng 1,000. So ito po ay dinideliver din natin. Lahat po ng ating generator ay pwede natin i-deliver ng COD, full COD sa Cavite, Laguna, Batangas, Manila, NCR, umaabot po tayo sa Bulacan, Pampanga. Ayan, basta po, pagdating naman po dyan sa mga arrangement na yan, mag-message po kami, kayo directly sa amin, sa number na yan, at sa aming Facebook account, sa aming Facebook page, which is Best Buys Mindoro Tools, o kaya mag-comment po kayo dito sa ilalim ng vlog na ito. Okay? So ito po nga ay meron ka ng inverter na alternator, pero conventional naman yung iyong makina. Yung makina natin, nagsishare sa ng makina nitong Maru Pro. Pero, ito naman po ay inverter na. Ang downside po nito is, meron silang parehas na ingay. Which is yung kadalasang iniwasan natin sa mga crowded na mga lugar at saka sub, let's say subdivision. Dikit-dikit po yung mga tao na dyan, yung mga bahay. So, ayaw din ang medyo maingay na generator. Ito po, hindi ito recommended sa mga ganong klaseng setup ng paggagamitan. So, dito naman po tayo sa pinaka-sophisticated natin na generator. Ang ating one of the best seller kahit siya ay medyo may presyo, ang ating ETESG 3800 inverter silent electric start generator. So ito po ang ating inverter generator na 3800 na extreme. Ito po ay 3800 ang kanyang maximum power, pero nag-generate lang siya ng 3500 watts. So ito po ay madalas na nasa aking vlog. Kasi ako po mismo, ito yung ginagamit yung generator dito sa bahay. So ang ito po, kaya ang mga capacity po nito ay kaya rin gawin ng ating, yung mga kaya po nitong i-load ay kaya rin i-load ng ating ET4000. Ang tanging pagkakaiba lang po nilang dalawa, ito po kasing ating ET3800 ay silent type. Ang kanya pong noise level ay naglalaro lamang ng 60 to 65 decibel. So parang normal na conversation lamang po ito ng mga tao, yung level. Basta po yung modulated na boses lang. Kasi yung iba, medyo may kalakasan ng boses. Hindi po siya pasok sa 65, pero kung mga regular na conversation po, yun ang 60 to 65 decibel. Kung sa pag-uusap po ng regular na tao, ito po yung regular na pag-uusap. Itong dalawang po ito, sila yung mga tismosang nagsisigaw dahil hindi magkarinig. Okay? Ito po ang kagandahan dito. At saka siya yung number one na dahilan kung bakit yung madalas na
binibili ng mga nasa subdivision na ito is because of the noise level niya. At 65 decibel. Okay? Dito naman po sa kanyang panel board, ang ating GT3800 ay may dalawang 220 volts na powered by inverter, alternator. Meron siyang knob. So, dito sa ating mga conventional kasi is switch lang. Ito ay knob. Dito, hindi mag-chock din tayo. Tapos, iba pag na, na ano natin, na pag umaandar na yung makina, ibabalik natin sa saran. Isang tip po. May ibang ET3800 po na basta na once na start sila, ayaw na nilang magpa-chock. So, ang gagawin mo na lang is i-run mo na lang sila and then pipindutin natin yung electric start or yung manual start para mabuhay na sila. So, yung iba naman po, from the time na mamatay sila, ang gusto nila ay i-chock pa rin sila. Tapos, magra-run. May mga ganun pong instances. And then, meron din po tayong ang issue po, ang honest issue namin dito previously is hindi po siya mapaandar kapag dumadating sa mga client natin. Na-troubleshoot na po namin yon kasi siya nga po ay preloaded na dito. Ibig sabihin, in-start na namin siya dito. Nilagyan namin siya ng gasoline. And then pag dumating kasi dun sa inyo, nawawalan siya ng gasoline kasi tinatanggalan namin kasi hindi po pwedeng i-transport ang mga gasoline na nasa tangkay ito kasi may possibility na sumabog yung tangkay. Kaya kung mapapansin nyo, hindi kayo nagpapadala ng mga gasoline generator at diesel engine generator na may mga laman ng tangkay. Talagang tinatanggal namin yan for safety reasons. So yun nga po, kasi may posibleng sumabog. And then, ito po ang ating 3,800 watts ay electric start na. So may battery po ito sa loob. Ang battery po niya is 12 volts. At meron din siyang LED display, syempre. Ito ang pinagmamalaki natin dito sa ating 3,800 inverter generator. Dahil ito po, makikita na natin dito yung kanyang, ito po yung pinaka-memory niya. Yung kanyang, kung saan makikita mo kung ilang oras siyang tumatakbo simula nung nabili siya. Galing sa manufacturer o galing dito sa amin. Makikita mo rin doon, makikita nyo rin po dito ang running time niya mula ng in-start nyo siya hanggang sa i-off nyo siya. So, madaling sabi, kung siya po isang sasakyan, may record siya ng trip at meron din siyang record ng odometer. Next, nandito din po ang kanyang running voltage. At kung ilang amperes yung nakukonsumo natin doon sa power na ibinibigay niya. So ito po talaga is all-in generator na talagang pangbahay lang na regular na ginagamit sa pangbahay. Isa pong kaalaman, ang ating pong mga regular household ay may 3,500 watts na calculation sa pag dinadraft po yan ng mga electrical engineer. So ang isa pong bahay ay nag-average na ng 3,500 na watts sa kanyang electrical setup. So, isa pong kaalaman yan. Kaya, kung mapapansin nyo po, itong mga 3,000 to 3,500 watts sa generator, sila po yung mga magbibenta kasi siya talaga perfect para sa mga regular household. Next, ito din po ay mayroong eco switch. Ito po yung pinagmamalaki ng generator na ito. So, yung eco switch natin na yan, nakakasave ko dito ng gasolina. Dahil pabababain niyo yung RPM kapag mababa yung pangangailangan niyo. So kapag mataas naman yung pangangailangan niyo, i-off niyo yung eco switch para mas malakas yung kanyang RPM. Yun naman yung ginagamit kapag mataas yung inyong requirement sa bahay. Kanya pong zero po ang kanya pang eco on o kapag naka-on yung eco switch niya, mababa yung RPM. Is nag-range lang po yan ng 0.6 liters sa isang oras. Pero ito naman pong eco off, which is mas mataas yung kanyang RPM, ay nag-range ito ng more or less 0.8 liters per hour. Depende po sa inyong load kung gaano kadami. Mas marami po yung load, mas hirap yung makina. Kaya kailangan niya rin mag-consume ng mas maraming gasolina para i-power up yung pangangailangan ninyo. Ito po, isa pang kagandahan dito sa ating GT3800 ay pwede mo siyang gawin na
i-pair sa another 3,800 watts para makapag-produce ka ng 7,600 watts na maximum power. So kung kung kukumpute naman natin yung kanyang rated amperes, ang rated amperes, ang kanyang rated watts pala, ay tatakbo siya ng 7,200 watts na power output. So kapag pinagsama, pwede po siyang pagsamahin. Bibili lang tayo ng kanyang parallel line para pag-connectin yung dalawang 3,800, makaka-produce na tayo ng 7,000 watts na kuryente. Napakagaling po, hindi ba? Ang magandang side po kapag tayo nagko-connect ng dalawang generator, makakakaroon po tayo ng 7,000 watts kapag malaking requirement. Pero kapag kailangan naman natin ng mas maliit na requirement, hindi naman kailangan ng dalawang generator. So let's kaya ng 3,800 watts lang. Ito lang, isa lang ipapump up natin. Mas makakatipid tayo kaysa bumili tayo ng isang malaking generator na 7,000 watts. Maliit man o malaki ang kanyang load, yung kanyang consumption ng gasoline and diesel is parehas lang din. Ang kanyang electric start po ay dipindot lang. So, hindi siya mag-i-start kasi naka-off pa yung kanyang switch. Pero pag chin-off natin siya, so ito, okay po yung battery niya. Ititest na po natin. Ay, hindi pala. Tinignan muna natin yung loob ng makina niya para makita niyo yung engine niya, mas maliit kaysa sa kanilang lahat. So, ito ang loob ng ating Xtreme 3800. So, ito po, na-discuss ko na rin ito previously sa aking mga earlier vlogs. So, ito yung kanyang oil, ang lagayan ng oil niya. Oil inlet. At ito naman po yung kanyang drain. Gagamit po tayo ng 10mm T-range para maabot natin yan. And dito po tayo mag-drain. Dito ang inlet, dito ang drainage. Okay? So, ito naman po yung kanyang battery. Ito po ang kanyang battery. Ayan. So, 12 volts. Halos pang motor lang. Kaya medyo mas mura. Ito naman, ito po ang kanyang alternator. Nandito po sa side na ito. Halos hindi lang makita. Pero ito kasi ang engine, and then ito alternator na siya. So, kung iyan natin siya, kung i-describe natin siya, parang ganito lang siya kalaki. Almost, ganito lang siya kalaki. Ayan po. So, para naman po sa price ng ating 83,800, sa ngayon po, ang stocks natin ay nagkakahalaga pa rin ng 36,000. So after po nito, meron na po tayong price increase sa mga parang last 3 units na lang po yung meron tayo ngayon. Kaya ito po ay 36,000. So magmo-mark up po ito ng certain percentage, pero hindi po namin alam. Basta pagdating po ng mga bagong stocks, doon pa lang po natin malalaman. So kung gusto niyo pong mahabol yung murang presyo nito, which is 36,000 pa lang ngayon, mag-message na po kayo sa amin. O nga pala mga ka-Best Buys, silipin natin itong ilalim. So itong ilalim na to, medyo mag-resell, diba? Kasi naglagay na kami ng langis dyan, minatapon na konti. Ito, kapag binuksan natin ito dun sa, kapag mag-change oil tayo, dito natin ilalagay yung pan sa ilalim, tapos bubuksan na natin itong rubber na to. Itong rubber na to kasi, siya yung, dinadaanan ng langis kapag tayo ay magde-drain. Ayan. So, tutuklapin lang natin siya. Ayan. May access siya doon sa taas. So, ito, diretso na ito doon sa drainage niya. Ang gagawin natin, sasaluhin lang natin siya ng pan dyan sa ilalim.
And then kapag na-drain na lahat ng langis, ibabalik natin ito. Ayan. Sealed na siya uli. Trial test po natin yung aking voice para mayroon kayong reference kung gaano ako kalakas magsalita. So, ito yung aking regular na pagsasalita. Aking regular na pagsasalita po ay naabot ng 65 to 70. O, yan po ang aking normal voice. So, makikita natin dito na yun lang talaga yung almost na ingay nitong ating 3,800 watts. So, ngayon, itetest natin lahat yung noise level nila para malaman natin kung gaano sila kaingay lahat. So, aside dun sa mga previous natin na ano na vlog, itetest uli natin ngayon para sa comparison na nandito silang lahat. Po. So, sana po yung konting clip na ito, yung kaperasong clip na ito ay nakatulong sa inyo upang magkaroon kayo ng idea kung ano yung tamang generator na nararapat para sa inyo. Ito po, kung kayo ay walang masyadong hindi kayo masyadong maselan sa inyong kagamitan, sa inyong bahay, kung hindi naman ganun kalakas yung kailangan nyo na load, kung hindi rin naman sa inyo issue yung ano, ang kanyang ingay, ito po, mura, economical at maasahang generator ang Marpro 3500 watts. Ito naman po, kung gusto niyo ng mas pino, mas smooth na bigay ng kuryente at hindi rin sa inyo issue yung malakas na ingay ng generator, ito po, meron na kayong generator na inverter. At the same time, meron na rin po siya inverter pero open type yung kanyang makina sa halagang 21,000. Ito naman po. Ito po ang pinaka-sophisticated sa lahat ng 3,500 watts na generator. Tahimik, hindi makaka-istorbo sa kapitbahay at hindi rin po makaka-istorbo sa inyo mismo sa loob ng bahay. Ito po rin ay inverter, may electric start na kahit babae ay pipindutin lang, kayang-kaya na. Meron tayo dito mga reference ng kanyang mga figures, ng kanyang mga values. So lahat, halos nandito na sa generator na ito. At ito naman pong generator na ito ay nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Para sa mga
nagbabalak kong bumili ng generator, maaari niyo po kaming i-message sa aming Facebook account, Best Buys Mindoro Tools. I-message niyo po kami directly sa cellphone number na ito. At kung gusto niyo rin po, ay pwede rin po kayong mag-comment para sa mga katanungan ninyo dito sa ilalim ng video ng vlog na ito. So, maraming salamat po sa pagtangkilik ng Best Buys Mindoro. Shoutout nga po pala sa aking mga customers na nakabili na sa akin at sa mga subscribers po natin na walang sawang nanonood dito sa Best Buys Mindoro. Shoutout nga po pala kay... Maraming salamat po muli sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro at mag-ingat po tayo palagi.